Ah, pre, baka uminit yung ano niya. Tingnan mo muna kasi wala siyang pre-wheel kanina eh. Tingnan mo yung sa preno. Baka biglang uminit eh. Mainit? Ha? Okay na. So yan mga kaibike, may papalitan na naman ng buong harness. Bagong project na naman namin ni Mayor. So yung mayari ito. Ayan. Tapos yung isang DU niya. Ito yung DU niyang e-bike. So ito, ang gagawin namin dito, papalitan namin ng buong harness. Tapos flarings na carbon. So ito siya. Ito yung carbon niya na flarings. Ayan. So isang buo yan mga kaibike. Dito sa harapan, itong pinakaharap niya. Dito yung pinaka ano ba tawag dito? Visor. Yung pinaka visor niya, oh, dito papalitan. Ito oh. Eh dito saka dito niya sa side. Papunta doon sa likuran. Ayan. Yung tapalo doon yan. Amin. Yun. Wala pang tapaludo. So ito yung papalitan ng buong harness. Tapos buong fairings. Yan mga kaibay. Ang controller nito is DGB na 72, ilan to? 72,490. 72,330. 2,490. 490? Oo. Ayan. Ito yung controller niya. Ang hub niya naman QoS na 3000. Musda ba to? Tawag dito? QoS yan. QoS 3000 na WP. Yan, musda. So ito siya oh. Yan. Dalawang ito, ito pala. Ito na, buto ko na. Hindi, halid lang. Ito. Ayan. Dalawang hall sensor. Ayan. So, yung harness niya mga kaibike, ito. Ito yung sa Taiwan kasi mga kaibike, ito yung bago nilang labas na harness. Hindi na yung kagaya dati na binablog ko na universal. Yung universal kasi, ang pagkaiba lang kasi noon, yung sa converter niya nasa harap. So pagka once na ang mga e-bike nyo is nasa harap yung converter, so wala na kayong babaguhin dun kasi sa harap na yung socket ng converter niya. Pero kung kagaya ng mga ganito, nasa likod kasi yan eh, kasama ng controller yung ano niya, converter. So ito nasa likod na to mga kaibike. Ito na yung bagong labas na harness dito sa Taiwan. Okay. So, ito na yung sa likuran niya. Dito yung converter. Ayan. Ito yung socket ng converter. So, tinan natin ha. Naka-plug na yan eh. Pinlag ko na siya mga kaibike. Ayan o. Doon sa throttle niya. Sa mga switch niya. Ayan. Naka-plug na yan. Okay. Tapos may extra pang ano, controller. Na DGB. 72,360. Ayan. 72,360. So papalitan din ng hose brake. So harap likod na hose brake. Tapos bottle na EM50. Ayan. So babaklasin muna namin to para hindi na kami gagabihin. Ito papalitan niya ng gulong. Kasi masyadong malaki yung gulong nito. Ayan. Ang bigat. Ako ang nahihirapan. Yung wire pa sa inyo, pa. Ayan lang. Kinarga na po kay Dio. Last pag si Dio. Kinargahan ng WP. Naka 5,000 WP si Dio. Malakas. Tapos ito, guguro. So, yan. Ito yung guguro sa Taiwan. Huwag ka na mag-ilmit.
So yan, babaklasin ko lahat ng lyrics muna nito mga kaibike. Pati dito, lahat ng wiring, huhugutin ko yan. Ayan, hugutin lahat yung buong wiring yan. Pati yung flarings. Para matanggal yung harness niya sa loob. Dito. Ayan, dito. Para matanggal to. Ayan siya. Tanggalin ko muna siya mga kaibay. Nabaklas na yung harness. Ayan. Ito na yung stock niya mga kaibike na harness. Tapos yung hub niya, ayun, napalitan na ni Mayor ng maliit na size na gulong. Ito yung stock niya dati, yung malaki. Ayan. Tingnan niyo yung size niya, no. 140x70. Bro, bago sa tapos, ayang pinalit mo pre, ano yan? 110-60. Size 12 din yan mga kaibike. Yan. Baklas na yun lahat. Lahat ng ano niya, flaring. Ayun, lahat ng basura niya nandito na. Lahat na yan, baklas na yan. Ayan. So, ito yung isang technician, no? Yung gumagawa din ng e-bike. Oo. Ayan siya. Lahat. Hindi, nakaipit kasi sa flarings. Okay lang. Mamaya, ibabalik din natin yun. Ayan. Tapos ang gagawin ko na dito mga kaibike, i-install ko na to. Itong harness niyang bago. Ayan. Ito na yung i-install ko ngayon. Ayan siya. I-install ko muna to para masalansan na maayos dito sa pinaka ano niya, body niya. Palusot dito sa harap. So yan na mga kaibike, susubukan na namin dun sa lithium galing sa DU. Ayan. Tapos yan, okay na siya, nakakabit na po yung lahat ng mga connection niya dito sa controller papunta dito sa harap. Ayan. Pati dito sa switch niya. Okay. Tapos yung breaker. So ayun, gumagana na siya mga kaibike. Okay na siya. Tapos gumagana yung 1-2-3 niya. Ayan. Kinukuha pa rin? Ha? Baka hindi kaya. Hindi kaya ng... Hindi, subukan na lang mamaya pagka once na ano, pag hindi nakaangat. At least okay na yan, lahat okay na, gumana na siya. Lahat ng mga accessories niya okay na. Tingnan mo nga pre yung ano, sa ilaw niya. Dito pala, i-check natin yung ilaw niya. Hindi, ito. Accessories. Ito ang accessories, yung ilaw niya, lahat, yan. Ito? Hindi, yung kabila, kabila. Oh, accessories. Hindi, pindutin mo pa. Ito, lahat. Oh. Ayun, sa likod. Ayan, oh. Hindi, sa harap kasi, ito kasi yung sa ilaw. Nakakunik kasi ito sa ilaw niya, dito sa may switch niya. Oh, sa lahat. Ito kasi sa accessories. Yung parang kung maglalagay tayo kagaya nung ring light. Oh. Oh. Yun, pwede yun, dito. Doon yung connection nito. Oh, yan diyan, oh. Ito kasi yung sa ano, ilaw na to. Kailangan din tulong ano, sitahin ng pulis eh. Kaya nga eh. Pwede naman palitan to, palitan mo na lang ng ganito. Alin? Ganito. Buo na yan. Yun nga lang. Wala ka naman mabibiling ganito lang. Oo, oh, wala. Mahal pa naman yan. Kaya nga. Yeah, okay na. Placer. Ay, wala palang placer yan, no? Yan. So, bubuoy na lang to. Itong kaha, tsaka yung nandito sa harapan niya. Tapos yung tapaludo. Yan, bubuoy na lang siya para matapos na siya. Ay, yung voltmeter pala. So, yung voltmeter, ito.
Ito pre, dito may kabit yung voltmeter. Oh. Dito sa ano niya, dashboard niya. Yung dilaw, ito yung positive. Yung black, ito yung negative. Diyan ko na lang ikakabit? Oo, oh, dito mo na lang. Tanggalin mo na lang to. Huwag mo kalimutan yung relay, ha? Oo. Yung ano lang siya, dalawang wire lang, ha? Ah, dalawang pin lang, ha? Tag dito. Saan sa mga kakabit? Pugutin mo muna to. Dito ka na mismo sa harness magkabit. Tayo muna natin. So dito magkakabit kami ng voltmeter mga kaibike. So dito kasi kami nagkakabit ng voltmeter. Pwede din naman sa ignition. Yung ignition niya doon sa may pinaka positive niya, doon mo ikakabit yung positive ng voltmeter. Tapos yung negative dito sa harness na. So wala namang problema yan kahit dito kayo magkabit ng voltmeter. Dito sa may pinaka connection ng dashboard niya. Dito. So madalas kasi kami magkabit dito sa dashboard talaga. Yan. Kasi ang dashboard kasi ano na siya eh 72 volts yan. Eh dito. Oh, dito ba. Yan. Diyan talaga kami madalas magkabit ng pinaka voltmeter niya. Itong kulay dilaw. Dilaw ito. Dilaw itim. Oh, dilaw itim. Yung dilaw yung positive. Yan. Okay na. Tapos yung black sa black na wire. Tapos saan mo yung lalagay itong ano? Dito na. Dito. Yan. Dito pre. Tama yan. Asa na? Yan na mga kaibike, natap na yung positive negative ng voltmeter dito sa dashboard niya, dito sa socket ng dashboard. So ngayon try natin siyang ignition para tingnan natin kung gagana siya. Ayan, 81. Ayan. So yan talaga kami nagkakabit ng voltmeter niya. So wala naman problema yan, nasa sa inyo yan mga kaibay. Kung gusto nyo sa ignition yung positive, walang problema yon. Sige, patay mo na, okay na. So yan, so bubuoy na namin yung pinakaharapan nya dito, yung pinaka cover. Tapos yung sa cover nya dito, lilinisin lang namin to. Ito. So tapos na to mga kaibay, okay na siya, wala nang problema. So ang problema na lang dito yung relay nya. So ito yung relay nya mga kaibay ko. So wala siyang relay.
Kasi itong relay niya hindi nagmatch dito sa pinaka ano niya, yung bagong flasher. Ayan. So bibilan pa siya ng relay na pang dalawang pin. Okay? Ayan na siya. Ha? Okay na. So tapos na rin naman to mga kaibike. Ayan, lilinisin na lang namin tong kalat niya. Pati itong mga basura. Ayun, dami pa namin basura. Kanina may ginawa din kaming force na e-bike. Ayan. So, yun na, mga kaibike. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. So, thank you po.